This time, ang isi-share ko po sa inyo guys, yung pagkakaroon ng problema sa gallbladder natin, hindi yung sa pancreas, kasi may lecture ako about diabetes. Doon na lang po natin abangan yun kung bakit. Tanging na Panginoon, narito naman ang inyong lingkod. Walang sawang mag-share ng konting kaalaman ukol sa kalusugan at masamang karamdaman. Guys, this time, yung sishare ko po sa inyo, yung pagkakaroon ng pain in right quadrant ng upper abdomen natin. Itong part na to. Ayan, okay? Actually guys, isa-isahin po natin yan. Kaya lang, inuna lang natin itong number 1 kasi hahabag po tayo, abuti tayo ng isang buwan. Kapag nilecture ko po sa inyo, hamo, nakakarating po tayo dito guys. Okay, unahin po muna natin ito. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sharp pain, nagda-dark crumbs tayo, pa nagra-radiate to hanggang sa right shoulder natin, hanggang sa likod natin. There are 2 reasons. Nagkakaroon tayo ng ganung problema, guys. Pa, it's either may problema yung pancreas natin at saka may problema yung gallbladder natin. This time, ang isi-share ko po sa inyo, guys, yung pagkakaroon ng problema sa gallbladder natin, hindi yung sa pancreas kasi may lecture ako about diabetes. Doon na lang po natin abangan yun kung bakit nagkakaroon ng pag-elevate ng sugar, elevation ng excess ng insulin sa loob ng katawan natin at kung bakit nagkakaroon ng problema yung pancreas natin. Okay? This time, gallbladder po ang i-share ko po sa inyo kung paano nagkakaroon ng stone formation sa loob ng gallbladder natin. Guys, as alternative medicine, we are treating po kasi guys, the root cause of the problem. So, hindi po parang ang dating kung saan may simptomas na doon tayo mag-treat. Hindi po. Ang root cause talaga na kung paano nagkaroon ng problema yung pancreas natin guys, ito yung kain na kain. Po, pagkain ka ng kain, labas na naman yung insulin sa loob ng pancreas natin. Again, marinig niyo po yan doon sa lecture ko about diabetes. But this time, ang sishare ko sa inyo, kung paano nagkakaroon ng problema yung gallbladder natin. Tuloy sumakit yung part na ito. Guys, ito po yung pagkakaroon ng imbalances, bile composition. Tandaan natin na ang bile components sa loob ng gallbladder natin guys is almost 80 to 85% water po yan siya, okay? May bile salt, may bile acid, eucolic, kenodioxin, at saka lentocolic acid, at saka mucus, meron po yan, no? May bile pigment, meron po yang bilirubin, may lecithin, and may cholesterol. Yun po yung tamang component ng bile juice natin guys. Pero kapag nagkakaroon ng imbalances po ito, magkakaproblema po tayo. Bakit? Mararamdaman nyo po nasasakit yung right upper, right quadrant ng abdomen natin. Tandaan natin, there are 3 kinds of cholesterol po na namumuo dito sa gallbladder natin guys. Okay, ano-ano mga cholesterol na yun? Ano-ano mga types of gallstone na mga yun? Meron dyan guys, cholesterol stone, at saka gallbladder stone, at saka pigment stone. Okay? Paano ba nabubuo itong mga ito? Ha? Paano ba nabubuo at nagkakaroon ng imbalance, bile juice sa loob ng gallbladder? Guys, at una,
Ito yung pagkakaroon ng excess estrogen. Okay? Alam naman po natin na our fat cells can make estrogen. Okay? But, the more na produce tayo ng estrogen, the more na produce tayo ng fat cells sa loob ng katawan natin, the more nag-elevate, o kaya yung estrogen level natin ay nag-i-increase po yan. Lalo na, nag-weight gain tayo, wala tayong aktibidad, hindi tayo nagpapawis, hindi tayo nabilad ng araw, okay? Ano bang nagiging sanhi o dahilan kung bakit nagkakaroon ng imbalanced bile composition inside our gallbladder? Ito pa guys, yung cortisol level. Hormones po ito guys siya. Ang trabaho ng cortisol natin inside sa katawan natin guys, siya po yung kumukontrol. Siya po yung nagkukontrol ng mga stress na organs at saka stress na cells at saka stress na mga tissues. Yun po ang trabaho niyan. Pero kapag tayo stress dahil pandemic at hindi tayo nakakatulog, ang tulog natin alas 2, alas 3, alas 4 na madaling araw. Guys, believe me, 15 times nag-elevate po yung cholesterol, sugar, creatinine, acid, and triglycerides at saka iba pa. Okay? Ano pa? Ano pa ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng there's something wrong, imbalances ng bile composition inside our gallbladder? Ito po yung mahilig pag-iinom ng alcohol. Mahilig sa mga matatamis. Okay? Mahilig na nga sa alcohol, mahilig na sa mga sugary foods, tamad pa kumain ng gulay. O ayaw kumain ng gulay at prutas. Okay? Ang manapa, gusto pa noon, junk foods. Gusto nila junk foods. Kaya nga sabi namin, kung junk foods kinakain mo, junk foods ka rin. Joke lang. Okay? Ano pa? Ano pa ang isang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng imbalance by composition inside sa gallbladder natin? Ito yung pag-excess ng insulin. Okay? Doc, paano mangyari yun? Tumataas ang level ng insulin namin. Guys, kain tayo ng kain. Yun po ang dahilan. Tumataas yung insulin natin. Again, abangan nyo yan sa lecture ko doon sa diabetes guys. Kasi doon din natin malalaman kung paano natin i-rehab. No? I-rehab yung pancreas natin. Ano pa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng imbalances, bile composition sa loob ng gallbladder natin? Ito po yung bilirubin. Guys, ang bilirubin, no? Kapag nagkaroon ng unusual breakdown ng red blood cell natin, yung yellow substance po doon, yun po yung bilirubin. Nakikita po sa dugo yun. Okay? Paano nagkakaroon ng unusual breakdown yung red blood cells natin, guys? Sabi ko sa inyo kanina, kapag wala kayong aktibidad, hindi kayong pinagpapawisan, hindi kayo nabilad ng araw, nagkakaroon ng unusual breakdown ang red blood cells natin, hindi pa tayo nagugulay, believe me, magkakaproblema ka. Bakit? Yung bilirubin level natin, tumataas po yan. Guys, yun po yung mga iyon ang nagiging dahilan o sanhi kung bakit nagkakaroon ng imbalance yung bile composition sa loob ng gallbladder natin. Now, this time, papakita ko sa inyo kung paano naman mag-build up at lalong mag-worse yung imbalance bile composition na yon. Ano ang idudulot noon sa loob ng gallbladder natin? Okay? Guys, considering ito po yung gallbladder natin. Okay? Yung gallbladder natin, guys, maliit lang po ito. No? Maliit lang po siya. Itong part na ito, ito yung tinatawag na
hepatic duct, no? Hepatic duct, okay? Yung hepatic duct na yan, guys, yung po yung naka-attach. Naka-attach po yan siya doon sa liver natin. Doon po yung dumadalo yung mga component ng kaya yung bile juice natin na nagmumula sa liver. Opa, dito po siya, okay? Ayan. Okay? Ito yung part na to, ito po yung tinatawag na common duct. Ayan. Ito yung common duct at ito naman yung cystic duct. Ito yung gallbladder natin, guys. Dapat maunawaan natin, maintindihan natin kung bakit nagkaroon tayo ng tawag dito, nagkakaroon tayo ng stone formation dito at kung paano bumara dito at paano bumara dito. Ano magiging impact dito sa kabuuan ng katawan natin? Ito lang po yun, guys. Simulan natin dito. Okay? O na, yung imbalanced bile composition natin, yan guys, yung binanggit ko sa inyo kanina, nagbibuild up po yan sila dito sa lugar na to. Okay? Tandaan natin, po, lahat ng bile juice nagagaling sa liver. Okay? Nagagaling sa liver, ilalagay lang po dito sa gallbladder na to. Bali, storage po siya, guys. Storage po siya. Lumulubo po yan kapag hindi tayo kumakain. Okay? Habang hindi tayo kumakain, lumulubo po yan siya. Pero pagkatapos, pag kumain tayo at pagkatapos nating kumain, po, nagpa-flatten po yan siya at nakasalampag lang po yan doon sa liver. Kasi lahat ng bile juice natin, guys, papunta po yun dun sa duodenum o small intestine natin to help po para tulungan mag-convert yung kinain natin into energy and basic nutrients para mag-feed up yung entire body natin. Okay? Tandaan natin. Itong pancreas na ito at saka yung gallbladder na ito, po, ano po sila, guys? Part po sila ng digestive system. Okay? Part po sila ng digestive system. Okay? Now, paano nagkakaroon ng problema yung gallbladder natin? Una, pag nagkaroon tayo ng imbalanced bile composition, guys, itong lugar na to, naninigas po yan para mga buhangin. So, may pressure po yan. May pressure. Pag lumobo, kasi nalagyan na, pagkatapos natin kumain, lahat ng bile juice dito, guys, pupunta na dito. Kaya lang ang problema, because of those unbalanced composition, guys, hindi po lahat ng bile juice nakakarating doon sa small intestine natin. May mga natitira pa po, at yung natitira na nga po na yan, yan yung mga buha-buhangin po. No. Okay? Now, what do you call this condition? Nagkakaroon na po siya ng tinatawag na stone formation. Now, what do you call this condition? Ito po nga po yung tinatawag na cholelithiasis, guys. Ayan. Yung pagkakaroon ng stone formation dito, yun po yung tinatawag na cholelithiasis. Nagkakaroon na tayo ng stone formation inside our gallbladder. Ito matindi. Lagi na lang nangyayari yun, guys, kasi because of our lifestyle at saka habitual practices, ang nangyayari, hindi lang siya nagiging buhangin. Patuloy ang pag-produce, pagdami ng imbalanced bile composition, namumuupo yan. Nagiging stone formation. Okay? At kung may pressure nagmumula, guys, nagkakaroon na po yan ng stone sa loob ng gallbladder natin. It's either colostrum stone, big stones, o pigment stones. Pa, yan, nandyan po siya sa loob natin. Umiikot-ikot lang po yan siya because of pressure here na nanggagaling sa liver. But sometimes,
may mga pagkakataon, yung isang stone na yan, guys, nakakarating dito sa cystic duct. Okay? So, kapag nakakarating sa cystic duct, what do you call this condition? Ito na po yung magkakaroon po tayo ng cystic colectitis. Po! Magkakaroon na po ng problema o problema o inflammation sa kabuuan ng gallbladder natin. Itong polycyst, guys, ito po yung gallbladder. Okay? Pag sinabing itis, ito yung inflammation. Okay? Bakit nagkakaroon ng inflammation, guys? Siyempre, okay? Nabarahan na yung laman ng bile juice natin, hindi na siya nakakapag-supply, hindi na siya nakakatulong doon sa small intestine natin. So, nagkakaroon ng pressure. Po, nagkakaroon ng pressure dito sa pagdating ng area na to. Bakit? No, nagpo-produce siya ng too much pressure. Bakit? Unang-una, po, yung blood vessels dito sa lugar na ito, guys, nagde-decrease, nagkakaroon ng retraction. What do you call this condition kapag na-decrease yung tawag nito, yung pag-supply ng dugo sa blood vessels natin? Ito po yung tinatawag na ischemic. Okay? Nangyayari rin po yan sa puso natin. Kapag nag-ischemic tayo, hindi na nakapagdaloy ng tamang dugo sa puso natin. It's either magkaroon tayo ng heart involvement, o kaya kapag hindi nakarating sa utak natin, stroke tayo. At kung patuloy na nagkaroon tayo ng heart involvement at patuloy na kumukulang at humihina pagdaloy ng dugo sa puso natin, cardiac arrest po tayo. Okay, same thing po dito, guys. Nagkakaroon siya ng pressure. Okay? Sa kaka-pressure niyan, guys, nagbi-build up ng bacteria sa loob. Okay? Naiipon po yung bacteria. Ano-ano yung mga bacteria? Ay, nako, common sa ating to. Yung mga E. coli na bacteria at saka enterococci na bacteria at saka yung bacteroids, no? Ayan, bacteroids at saka clostridium, no? Clostridium. Guys, ito yung mga bacteria na nabubuo dito sa loob ng gallbladder natin. Same thing sa colon natin at saka tawag dito, at saka sa digestive system. Ito din yun po yung mga bacteria na to. Okay? Ngayon, syempre, lagi na lang nagkakaroon ng pressure, guys. Nagkakaroon na lang ng pressure lagi sa loob sa gallbladder natin. Ano pa ang pwedeng mangyayari pag nagkaroon ng too much pressure? Hindi na po maganda ang daloy ng dugo sa loob, blood vessel ng gallbladder natin. Ito pa pwedeng mangyayari niyan, guys. Okay? Ha? Yung bacteria na ito, guys, ha? At ito yung wall ng gallbladder natin. May mga mucosal tissues po yan, guys. Okay? May mga mucosal tissues po yan, ha? Sisirain, ang atakihin yan ng bacteria. Atakihin ng bacteria yung lugar na yan. Okay? Pag inatake ng bacteria yung lugar na yan, guys, yung mucosal tissues natin, magkakaroon po tayo ng inflammation ng peritoneum. Okay? So, magkakaroon tayo ng inflammation ng peritoneum, guys. Meaning, under attack yung mucosal tissues natin. Ang mucosal tissues natin, guys, yun po yung barriers sa loob ng even the respiratory tract natin. Sa lahat ng part ng katawan natin, may mucosal tissues tayo. Same thing, dito sa wall ng gallbladder natin, may mucosal tissue din tayo.
Kaya lang, because of too much imbalances composition, kasi puro acid yan eh. So, nasisira siya. Kapag nasira po siya, guys, yan yung panahon, ang pagkakataon, yung disease na to, guys, sisirain siya ng bacteria, papasukin siya ng bacteria ngayon. So, magkakaroon tayo ng inflammation. Now, what do you call this condition? Ito na po yung peritonitis na tinatawag. Okay? Now, hahanggal lang po doon pagkakaroon ng inflammation. Of course, andun na yung pain. Nararamdaman mo na itong sakit. Yung sinasabi ko kanina na sharp pain and dull cramps, nag-radiate yan sa shoulder hanggang sa likod. Mararamdaman mo na yan, guys. Why? Ha? Nagkakaroon na ng inflammation, and inflammation leads to pain, and pain leads to infection. Bakit? Kasi may blood vessels dito sa lugar na ito, guys. Sa wall natin, may blood vessels po na ito. Even the bacteria, na-attackin po ito yung blood vessels natin. Okay? Na-attackin yung blood vessels natin. So, yung neutrophils natin, guys, na mula sa white blood cell, so, magre-react yan kasi may bacteria. Then, yung panahon, guys, na lalagnatin na tayo. Okay? Because those immune system natin, so white blood cells natin, they are trying to get rid or eliminate those bacteria na nakikita nila sa lugar na yan. So, kapag nangyari yon, tataas yung temperature natin. Guys, pag nangyari yan, sabihin, tinatrangkaso na tayo. Okay? Kapag naramdaman nyo yan, guys, tinatrangkaso na tayo. Bukod sa pananakit dito, isa lang ibig sabihin, dinadamage na ng bacteria yung mucosal tissues mo at saka yung white blood cell ang blood vessels mo. Okay? Ano pa? Ano pa ang pwedeng mangyari? What if, guys, kapag yung stone formation na itong stone na to, itong bato na ito, bato ni Tara, joke na. Itong bato na ito, what if kung dito siya, ha? Kung dito siya, bumara. Now, what do you call this condition? Guys, ito po yung tinatawag na colitis. Yun po yung condition mo, guys, na kung saan nagkaroon ng stone formation sa common duct mo at saka sa hepatic duct mo. Okay? Ay, dito sa common duct mo. Okay? Pag nagkaroon ng problema, nakarating na ang bato dito, guys, too much pressure na rin to sa lugar na ito. Okay? Nagkaka-pressure. Ang problema, guys, itong ang problema. Hanggang lang po doon, hindi po. Why? Kapag too much pressure na, nag-build up na yung pressure dito, guys, pati yung hepatic duct, ha, namumroblema na rin siya. So, yung alkaline potassium natin, ayan po siya, guys. Natatrap po siya. Kapag natrap po siya, guys, nagbibuild up na po yung bilirubin. Okay? Pag na-congest yung bilirubin dito, sa area na to, guys, sa hepatic duct natin, ano ang pwedeng mangyayari? Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na genitis. Okay? Ano na po yung pagkakaroon natin ng paninilaw sa mga balat natin? Pa, akala nyo ba liver lang ang dahilan kung bakit naninilaw ang tao? Hindi po. Isa rin din po ito ang dahilan kung bakit naninilaw tayo. So, anong pwedeng gawin natin, guys? Hayaan na lang ba natin ganito? No? So, patuloy na pressure, nag-pressure itong lugar na to, dito sa lugar na to, guys, believe me, nagkakaroon na ng ischemic, ha? Yung gangrene cell
na yung gangrene cell nitong lugar na to, guys, namamatay po yan. Okay? Pag namatay yan, nanghinayan at na gangrene cell ng gallbladder natin, nanghihina at namamatay po yan. Guys, ito na yung pagkakaroon ng rupture. Okay? Yung nga po yung pagputok. Siyempre, pag pumutok yan, ano ang pwedeng gawin? Opo, ito po yung, yun na yung panahon na magkakaroon tayo ng tinatawag na cholecystectomy. Kapag sinabi cholecystectomy, guys, ito na po yung surgical operation or removal, surgical removal. Tatanggalin na po ito kasi pag hindi natanggal to, lahat ng bakterya dyan, yung bakterya dyan, guys, napunta sa dugo, sepsis na po yan. Okay?